Welcome back, mga ka-aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga ka-aldab. Well, sa mga nagtatanong, Mr. Destiny, live nga po ba o tape ang Eat Bulaga? Well, mahirap pong magsalita, mga ka-aldab. Sabi ko nga po sa inyo, pwedeng sabihin nilang live, pwede rin pong sabihin nilang tape. Pero kapansin-pansin naman po kasi yung pagbate kay Jenny Ferrer na kahapon pa po yung birthday, tapos sinabi lang birthday ngayon, di po ba? Ibig sabihin, tape na po talaga to. Pero syempre, mga kaaldab, para lang po mailigaw yung mga taong nagsasabi para live po nandyan pa rin si Mengay, eh may kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion, di po ba? Basta't sa akin lang, gusto ko lang po, mga kaaldab, maging updated po kayo pagdating po sa social media, mga kaaldab. Well, ulitin ko lang, mga ka-aldab, kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin para updated ka o may share mo na rin sa iba. Alam nyo, mga ka-aldab, marami pong komento, maraming nagsasabi. Well, wala naman pong problema. Ang sa akin lang naman po, mga ka-aldab, kung ano po yung topic, yun lang naman po yung pinag-uusapan natin. Marami po kasi nag-react na imposible nga po raw, mga ka-aldab, na nasa US si Mengay dahil live nga po daw yung Eat Bulaga. Wala naman pong problema dyan, mga ka-aldab. May kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong pananaw. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, bumabase lang po kasi ako sa mga taong nagko-komento. Bumabase lang po ako mismo doon sa mga taong masasabi natin na legit sila. Mahirap po, hindi po talaga magbibigay ng mga video yan. Tagong-tago po talaga. Hindi po ba? Kasi alam po nila na sa bandang huli eh, pagka lumabas sila rin po yung maapektuhan. Sila Mengay at Tisoy pa rin. Kaya nga po sabi ko sa inyo, halos balut na balut nga po si Baby Teo at ganun din naman po si Mengay. Di po ba? Kaya nga po pinapuputok nila na nandito si Mengay, makita man po doon, mag-send man po ng video o photos, hindi po paniniwalaan. Real talk, mga ka-aldab. Pero syempre, mga ka-aldab, sabi ko nga po, wala tayo sa posisyon para mag-react, wala po tayo sa posisyon para sabihin na tayo tama tapos sila po yung mali. Alam nyo kasi, mga ka-aldab, napakarami po natin natatanggap na komento. Sinasabi nga po nila na huwag ka na magpaasa, Mr. Destiny, tama na yan, etc., etc. Okay lang, mga ka-aldab, kasi kumbaga, depende naman po kasi sa paniniwala ninyo, depende naman po kasi sa mga opinion ng mga netizen. Basta ako, mga ka-aldab, masaya po ako na magbigay ng update, masaya po ako, lalong-lalo na po kapag ang topic po at ang pinag-uusapan eh sila Main Polkerson at Richard Polkerson. Sa totoo naman po, hindi po talaga makukuha ng mga video, photos. Basta, ang importante lang naman, mga ka-aldab, yung mga pahiwatig po kasi ni Mengay at ni Tisoy. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung titignan nyo si Mengay, pinaka-paborito niya po talaga beach. Hindi po ba? Eh bakit na andun si Alden sa beach? Tapos sabi pa po ng mga ibang mga netizen, kahapon ata o nung isang araw, yung nag-post tayo na si Baby Teo na ispatan nga po nakasama ni Richard Polkerson. Marami pong nag-react na Mr. Destiny, hindi sila magbabanding dyan, pumunta si Alden para sa trabaho, para sa kanyang concert, malabong malabong sinasabi nyo. Well, yung iba po nag-agree, oo nga Mr. Destiny, kasi kumbaga trabaho talaga, hindi family bonding o private life na sinasabi mo. Pero bakit po nasa beach? Bakit po ipinost ni Alden sa beach? Wala naman pong concert yan. Maniniwala ako kung may concert po si Alden, trabaho pa rin po yun. Pero nakita nyo naman po nasa beach. Alam ko naman po kapag ka yung pamilya pumupunta sa beach, eh talagang namamasyal po yun. Di po ba? O nagsuswimming, o napadaan lang. Ibig sabihin nun, mga kaldab, tama ako na namamasyal po si Alden. O hindi naman pwedeng daanan po talaga nila yung beach na yun. Pero siyempre, mga kaldab, wala po tayo sa posisyon. Wala po ko
kumbaga hindi po tayo namimilit kung ano po yung sa social media, eh yun na lang po, di po ba, basta tayo nagbibigay ng mga update, bahala na po sila kung ano yung sa tingin nilang tama. Real talk yan mga ka-Aldab, kahit anong pong sabihin nila, kahit anong komento, di po ba. Ulitin ko lang din po sa kay La Tito Soto o kay Tito Sen, Bossing Big Soto, Henyo Master Jovi De Leon, malabo pong kunin nila si Congressman Spotted. Huwag po kayong maniniwala sa mga pinapakalat nilang fake news. Kukunin ng Net 25 si Arjo, tapos si Mengay naman po kukunin ng ang It Bulaga o nila TBJ, tapos magkakaroon ng show, etc., etc. Ang galing po nila, no? Tayo po yung naglabas ng, o tayo po yung nagpost ng latest na nasa Net 25 na nga po sila Tito Vic and Joey, tapos sila naman po yung naglalabas na may bagong show. Ito yung sinasabi natin mga ka-Aldab, talagang binabasag po tayo kada update natin, may panangga sila kada post natin, may talagang hinahanapan po tayo ng butas. Real talk to mga ka-Aldab, hindi lang po kasi nila makuha o masabi na tumigil ka na Mr. Destiny sa pagbibigay ng update sa Aldab Nation, puro ka kalokohan lang, wala namang katuturan. Ako mga ka-Aldab, pag nagbigay ng update 101% totoo siya, di po ba? Marami nga po nag-react na wala naman sa Net 25 si Tito Sen, pero nung kumalat na, siguro ito yung mga nagtatanong, dumalaw po sa Net 25, siguro nakita nila na sila Tito Sen, Big Soto, Henyo Master Joey De Leon nasa Net 25 na, tama yung sinabi ni Mr. Destiny. Yan ang sinasabi natin mga ka-Aldab. Iba po kapag updated ka, iba po kapag ka nandun ka mismo sa social media. Hindi po tayo ang dami mga ka-Aldab, kaya po naman natin gumawa ng picture na magpapakita na si Mengay nasa beach kasama ni Alden, pero bakit naman po natin yung gagawin, di po ba? Bakit naman po tayo mag-edit ng picture na sasabihin natin off cam parang si Mengay, di po ba, nakatalikod na Mengay, pwede natin gawin yan. Kaya lang sabi ko nga po sa inyo, bakit ko naman po gagawin yon? Alam ko naman po na literal naman po na nasa US si Mengay, at yung nasa It Bulaga tape lang po ito, pero syempre mahirap pong magpaliwanag, lalo na po kapag ang taong pinapaliwanagan po natin o sinasabihan hindi po tanggap yung mga ginagawa po natin. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga video na ilalabas pa po natin.